sila ng kape. Pagdating ng Vice Mayor, talaga tinitiklaan ko ng kape. Sabi ng Vice Mayor, masarap talaga ang kape pag konsihal at titikla. Masipri sabi ko, manuun. Araw-araw, umihin ng kape 4 months after, namatay ang Vice Mayor. Namatay ang Vice Mayor dahil ako ang number 1. Vice Mayor. Kaya sa sumayang saya, tuhan ko. Sabi ko, Mayor, sabi ko, Mayor, alam mo, hindi ako magiging number one kung hindi dahil sa'yo. Hindi lang ako magiging Vice Mayor kung hindi ako magiging number one. Kaya ano sana kahit papano, ay magandihan ko lamang ngayong tulong na itinigay ko sa akin. Sabi na sa paano para advice, sabi ko, kahit na, natimpla mo lang ang kape. Sabi na, Mayor, wag na. Apat na buwan, Mayor ka na. His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. Come February, there will be 30 governors that will join the Partido Federal. So, President, the National President of Partido Federal de Filipinas, South Cotabato, Governor Reynaldo Tamayo Jr. Maraming salamat sa Chen Comnachon, sir, sa aking mahal na kaibigan, Secretary ng Presidential Assistant for Mindanao, Secretary Leo Magno, sir, Governor of Bohol, sa aking kaibigan, Alex Lopez, ang Chairman ng Manila, sa lahat ng mga officers na nandito, dito si Political Vice President of Political Affairs, dito si Orlan, Vice President of Visayas, dito si Elena Cava, sa lahat ng mga member ng Exicom na nandito, sa lahat ng mga National Directory. Gusto ko man kayong isa-isahin ngayong umaga, pero pagkasisya niyo na hindi ko kaya isa-isahin makapobos yung oras natin, kailangan ko rin yung ipagbalik ng Davao ng ating Secretary Leo Magno. Sabi niya, tatapusin niya na yung speech ko, sabi ko, wag na, baka makuli ka sa lokal dahil baka katagal ako magsalita sa mga party base natin nandito. Gusto ko lang iparating sa lahat na ako'y lubos na nagagalak at nakita ko muli ang mga party mates natin, ang mga officers na nagaling sa Luzon Island. Natapos na po ang Mindanao at Visayas Island Conferences at ngayon nandito tayo for Luzon. At ako'y lubos na nagagalak na yung kilang mga taga-Luzon na nandito. Masunod pa rin ang aking mga regional officers ng iba't ibang rehiyon ng Mindanao at Visayas at nandito rin ngayon araw. Maraming salamat sa inyo panahon na ibigay sa atin ngayong araw. Gusto lang ko mapakilala talaga sa lahat dahil baka sabihin niya, ako, president ako ng Partido Federal ng Pilipinas, aking partido, pero yung iba sa inyo, hindi talaga ako inubusan na kinakita dahil na nagsimula tayo umikot noong 2019, nag-usap-usap tayo sa Insihan, nag-organize tayo December, January, February, dumating ang pandemic, sa sulod namin kita, panahon na ng kampanya. At yun nga, nagkikita lang tayo sa Zoom conferences natin at yung iba, sabi nga kanina, mabuti nakita ka na namin, Governor. Mabuti nakita ka na namin sa personal. Gusto ko pakilala sa inyo. Ako'y 42 years old lamang, dahil yung iba, nagtataka, bakit sabi niyo, parang
tumatak na ang kaibigan, talagang baka pa ako kasi parang ba niya sa akin. Kaya pumasok ako sa Manila when I was 27 years old, pumasok ako bilang konsyal, at naging number one counselor ako sa bayan ng Tukig. Napakaliit na bayan. Sabi ko nga, kung naging konsyal ako, sabi ko, kailangan ko talaga magsipag. Sipag at saka lang, masisiguro ko na aangat rin ako sa politika. Sa sobrang sipag ko, mula Lunes hanggang Biyernes, ako'y nagpapapawa sa munisipyo. 7:30 na umaga, doon ako sa opisina, nag-iinip na ng tubig para pakapit. Pagdating ng mga empleyado, lasutso, na umaga, titimpla na lang sila ng kape. Pagdating ng Vice Mayor, talaga tinitimpla ako ng kape. Sabi ng Vice Mayor, masarap talaga ang kape pag kunsihala ng titimpla. Mas simple, sabi ko, manuhon, manalais. Araw-araw, umihinom ng kape, 4 months after, namatay ang Vice Mayor. Namatay ang Vice Mayor dahil ako ang number one. Vice Mayor. Vice Mayor. Kaya sa sumayang saya ko ako. Kaya sa sumayang tuwan saya ko. Sabi nila, ano bang sakripo mo? Sabi ko, sipag at saka lamang. Noong pinausap ko ang mayor, sabi ko, mayor, alam mo, hindi ako magiging number one kung hindi dahil sa iyo. Hindi lang ako magiging vice mayor kung hindi ako magiging number one. Kaya ano sana kahit pa paano, ay magandihan ko lamang ngayong tulong na itinigay ko sa akin. Sabi na sa paano para advice, sabi ko kahit na, natimpla ko lang ang kape. Sabi na may awan na. Apat na buwan, ngayon ka na. Pero napakaganda na relasyon namin na aming vice mayor. At tinatala ko lang si Vero, pero yun ka na aking nangyari, naging ako by long succession, naging vice mayor ako when I was 27. At 4 months after naging eleksyon. And after nun, last term na ng mayor, tumago ako ng mayor, tuloy-tuloy hanggang ngayon, naging gobernador ako. Ano ba ang secret ko? Sipag at saka pa rin ba? Ganun pa rin ba? Sabi ko, noon nasa Cebu ako, palagi kong sinasabi, gusto ko nga mag-uwi ng sistema ng gobyerno, meron tayo, wala akong makayahan. Hindi ko kaya magpainit tulad para iparating sa gobyerno yung maling sistema nila. Hindi ko rin kaya umakyat sa tuntok, parang ipagkakalang sa gobyerno. Ang sabi ko, isa lamang ang paraan na nalalaman ko na mabago natin yung sistema ng gobyerno na meron tayo. Sabi ko, ito na yung panahon, pasukin natin ang gobyerno, kapasok natin ang gobyerno, titiyakin natin na sisirahin namin ang sistema na meron sila at papalitan natin ang sistema na naaayon sa kagustuhan ng mamamayang Pilipino. Babaguhin natin ang sistema. Sabi nila, paano ko naman nung naging mayor ako sa Maylan Tupi? Sabi ko, simula ngayon ako na mayor ninyo, sisiguraduhin ko sa inyo na babaguhin ko ang sistema ng gobyerno na meron tayo. Kaya nung naging mayor ako sa Maylan Tupi, sabi ko, Simula ngayon ako na mayor ninyo, hindi ko gusto na minababayad pa sa ospital kaya dapat libre na ang ospital sa bayan ng Tupi. Noong 2010, wala na nga ang bayan ng ospital namin sa bayan, kahit operasyon pa, si Sarian Manol kung ano, wala pa ang babayaran sa napakaliit na munisipyo. Sabi ko rin noon, simula ngayon ako na mayor ninyo noong 2010, sabi ko sa kanila, simula ngayon, hindi ko gusto na may nagbabayad sa elementary high school, mga PTA fees na yan, and any fees donations, tatanggalin nyo yan lahat dahil titiyakin natin na malibre ang elementary high school sa bayan ng Tupi. Pero hindi ako nakontento, sabi ko, simula ngayon na lahat na gusto mag-aral sa kolehiyo, mag-aral na kayo dahil libre na ang kolehiyo sa bayan ng Tupi. Pero sabi ko, ito'y simula lamang, sabi ko sa kanila, at nagtuloy-tuloy, maraming nalipatan sa bayan, sa ibang bayan, nalipatan sa aming bayan, kaya noong 2019, ako'y nakapag-desisyon na, sabi ko, muna bago natin ang sistema ng gobyerno meron dito sa bayan, bakit hindi natin subukan sa probinsya ng South Cotabato. Umikot ako, sinabi, ito na yung ngayon. Noong naging gobernador ako, sabi ko, simula ngayon ako ng gobernador. Hindi ko gusto may nagbabayad.
question, Brother Pimaliaga, muna iyo kaya sa probinsya ng South Cotabato, mula 2019 hanggang ngayon, walang bayad ang edukasyon doon sa probinsya. Magalang ka lang si Pilitinari, meron mga scholarship sa government, wala, walang bayad doon sa aming grant. Tinitiyak ko na magawa ng paraan na dapat libre ang edukasyon sa probinsya. Ngayon, dahil nga malaki na ang probinsya, sabi nila, baka na kaya na muna yung libre hospital dahil napakalit ng bayan mo. Hindi po, dahil ngayon, sa probinsya ng South Cotabato, kahit saan ka paghaling at na hospital ka sa probinsya, wala na rin babayaran ni piso sa probinsya. Ang kagandahan ngayon, lahat na nagda-dialysis, all year round, hanggang buhay sila, libre ang dialysis sa probinsya ng South Cotabato. Ginagawa natin ito. Dahil sinasabi ko ito ngayon sa inyo, dahil ito ang nakapaloob sa principles na meron ang Partido Federal ng Pilipinas. Ito yung konsepto na gusto natin na marating ng ating bansang Pilipinas. Kailangan natin, sabi ko, kailangan natin gumawa ng isang modelo at papakita sa buong bansa na hindi imposible na mabago ang sistema na meron tayo. Noong pumasok ang ating mahal na paholo sa partidong ito, isa lamang ang tanging hiling namin nila General Tom Lanchon at membro ng EXCOM. Ayaw ba, naniniwala ka ba dahil binasa niya ang nakapaloob sa ating partido? Sa bylaws na meron tayo, sa principles na meron tayo. Sabi niya, nabasa ko lang yan at ako'y naniniwala sa principles na meron ang Partido Federal ng Pilipinas. Kung kaya lakas loob kung pinagsigawan noong panahon ng proklamasyon na ang susunod na Pangulo ay naniniwala sa principles na meron ang Partido Federal ng Pilipinas. At ngayon nga, nararamdaman natin bago pa lang dahan-dahan na i-implementa ang principles na meron tayo. Pero sabi ko ba noon sa inyo, tumulong tayo hindi para sa ating mga personal interest, kundi tumulong tayo para sa interes ng buong sambayanan, para sa interes ng buong Pilipinas. At sinabi nga natin noon, sinabi ko rin sa Pangulo, na posibleng hindi tayo, hindi natin maabutan sa isang tatlo itong sinasabi na federal form of government. Pero sabi ko, huwag mag-alala dahil ang target ng partido, ang target ng partido before 2034 pa bago natin matitiyak na makakonvert natin into federal form of government ang bansang Pilipinas. Hindi tayo nagmamadali even beyond the term of our president. Pero ngayong island conference na ito, baka marami nagtataka bakit hindi tayo napatawag ng General Assembly. Dahil gusto kong maramdaman sa lahat, sa buong Pilipinas, ang assembly na ito. Kaya sinimula namin sa Mindanao, nakausap lahat ng mga leaders natin sa Mindanao, sinuto ang Visayas, nakausap lahat. Ngayon, andito na tayo sa Luzon. Dahil ngayong araw rin, narinig niyo kanina, na-discuss sa inyo ang principles na meron tayo at na-discuss sa inyo ang Balay Federal, our party's institute. Party core na dito sa Balay Federal, lahat ng mga naniniwala sa principles kailangan nakasecure dito sa Balay Federal. Dahil pagpasok ng mga political leaders natin sa bansa, pagpasok ng mga political leaders, hindi mawawalan kayo ng posisyon. Hindi kayo mawawalan ng posisyon dahil dito sa Balay Federal at dito yung core ng partido natin. Dito magkakaroon ng dalawang struktura. Pagdating ng panahon,
Kung yung mga political leaders natin ay nilipat sa kabilang partido dahil may bagong mga presidente, huwag kayong mag-alala dahil andun pa rin ang party core natin, andun pa rin yung mga original na naniniwala sa principles at naniniwala na ang partido ay di lamang sa panahon ng eleksyon, kundi hanggang hindi natin attain ang ultimate goal ng partido na ito na magkakaroon ng federal form of government ay hindi tayo titigil. Tuloy-tuloy kahit tayo. Kaya sana magkaisa tayo. Sana kagaya ng Mindanao at Visayas ay pumasa sila ng isang resolusyon na institutionalizing the Balay Federal as party core ay dapat magawa rin dito sa atin sa Luzon. Sa lahat ng mga andito, sana pagkatapos ng conference na ito ay bababa ulit tayo sa ground, mag-expand tayo, haabulin natin hanggang doon sa target natin na by 2025, ito yung partido na magpapanalo ng maraming mga senador sa 2025. At ito yung partido na titiyakin natin sa galaw natin sa baba. Ito yung partido na magsisiguro na by 2028, ang susunod na Pangulo ay manggagaling pa rin sa Partido Federal ng Pilipinas. At nasubukan na ang pagkakaisa natin. At tuloy-tuloy tayong magkaisa para matiyak natin na maabot yung pinapangarap natin, yung ultimate goal na meron tayo. Sa lahat ng mga party mates ko nandito, ako mismo bilang presidente ng Partido Federal ng Pilipinas ay iikot sa inyong mga probinsya at titiyakin ko na maimplementa ang ating gustong maimplementa na pag-establish ng Balay Federal sa lahat ng mga local government units. Titiyakin natin na hanggang barangay level ay aabutin natin at kung pwede pa sa mas mababang unit pa ng komunidad na meron tayo. Ako'y hindi ko na gustong i-expand pa dahil napakaganda na explanation ng ating Executive Director ng Balay Federal kanina kung ano ang principles na meron tayo. Hindi ang ilaman natin na ma-implementa ito, natitiyak ko talagang aabot tayo sa kung ano yung pinapangarap ng partido ito, pinapangarap ng mga taong nauna dito. At huwag kayong mabahala kung meron mga challenges na mga lumalabas sa organisasyon. Normal lamang yan. Ang importante ang nagpapaiwan dito ay nananatiling naiiwan ang principles na meron, hindi lamang sa ating mga isipan, kundi sa ating mga puso. Ang ideolohiya na meron tayo, ipapasok natin sa ating mga puso dahil yan ang kailangan natin para sa expansion at kailangan natin para sa tuloy-tuloy nating mga lakad para sa ating partido, para sa bayang Pilipinas. Sa muli, maraming salamat at isang napakagandang araw sa ating lahat.